Oh, magandang umaga po sa inyong lahat. Pag-aralan po natin ngayon kung bakit kinakailangan na illegalize o gawing legal ang Communist Party of the Philippines. Ano po? At yan ay sinabi ni Ninoy Aquino kasi malala ng sitwasyon, ano? So, nung nabubuhay pa siya, bago siya mamatay, ano? Kailan ba namatay siya, ano? So, 19... tingnan nga natin kasi limot din ako, 1983 ba? So, okay. Ninoy Aquino, okay. Ninoy Aquino died. Kailan ba siya? Oh, 1983 nga, di ba? August 21. At through assassination, ano? So, ganun po yan. So, namatay si Ninoy Aquino through assassination, ano, pinatay. At nang patay siya, hanggang ngayon, walang katarungan, no? And then, nag-iwan siya ng mensahe, what the Filipino are worth dying for. So, bakit daw kinakailangan patayin ang isang Pilipino? Bakit, gaano ba kahalaga ang pagkamatay ng Pilipino, no? Bakit kinakailangan mamatay ng isang Pilipino, ano? So, yun ay nag-iiwan ng malaking katanungan, ano, sa mga tao hanggang ngayon at hindi pa rin alam kung sino ang pumatay. So, ang ginawa niya, ang inakusahan niya na pumatay sa kanya ay ang terorismo ng military, no? Na hindi naman niya napatunayan. So, bakit sinasabi ni pinaninindigan ni Ninoy Aquino at ng mga kamag-anak ni Ninoy Aquino na pinatay siya, ano, ng mga militar? So, yan ang nagiging mindset ngayon, ano, kasi pagka pinag-aralan mo, iyan si Ninoy Aquino, sila ang founder ng Communist Party of the Philippines. Sila ay Fujian Chinese, ano. So, ang gusto niyang ipaalala sa lahat ng mga Pilipino na ang mga Pilipino, mamamatay tao. Basta maging maging sundalo ka o police, no? Eh ikaw yung pumapatay ng Inchik, no? Kasi Inchik nga siya, Fujian Chinese, no? Kasi yun ang plano nila, no? Paano magiging bahagi ang Pilipinas ng China, ano? Kasi ang ibig niya sabihin na maganda ang kanyang layunin para sa Pilipino, eh bakit siya papatayin? Kinakailangang mapalaya ang mga Pilipino dahil sa patayan, ano? At ang buhay lamang niya magiging halimbawa, no? Na bilang founder ng CPP-NPA, no? At utak, no? Ng katipunan ng Fujian Chinese na pinaglalaban ang dugo ng kanilang angkan o ancestors sa Fujian province, no? Kaya sila nagtayo ng sinasabi na Communist Party of the Philippines ay hindi pinaglalaban ay ang bansa natin. Ang pinaglalaban nila yung ideolohiya, no, ng komunismo. So yung komunismo na yan, hindi naman nag-originate yan doon sa dito sa Pilipinas, kundi yan ay nag-originate doon sa China at dalayan nila Aquino dito, no? So yan ay matagal na nilang plano. So ngayon, siyempre, inaisip nila, paano natin mapipilipit ang kasaysayan ng Pilipinas? Ay di, kailangan na gawin na nating Inchik Seo si Rizal na ang tinatayo dito sa Pilipinas ay ang dugo ng kanyang ancestors sa Fujian. So yun ang formula nila. Kaya mas danyo po ang sinasabi nila, no? Sinasabi nito. I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. Okay. According to the Boston Globe magazine, you call yourself a Christian socialist. Will Christian socialism help poor Filipinos? What do I mean by Christian socialism? Very simply, Christian socialism means to me
an equal opportunity for advancement and the full development of the human being. I wrote this formula. They gave me only a few weeks to try to arrive at a solution with Mr. Marcos. And when I came back to Dallas, Texas, I immediately took the telephone and I called Mr. Marcos and I told his deputy defense minister, tell the president I have a formula. Maybe, I said, this is my way to help our people. Tell the president, I said, what he has done to me, I have already forgiven. And I... So, kinakailangan kasi na matigil ang patayan. Ano ho? Kasi yan ay against yan sa human rights ang magkaroon ka ng patayan. Ano? So, for what reason na kinakailangan magpatayan? So, minamindset nila na ang Pilipino ay mga barbaro, kaya nagpapatayan. Kaya ang tanong niya, nung siya ay mamatay at patayin dito, nag-leave siya ng message, what the Filipino are worth dying for? No? So, naglagay na siya ng mga ribulto dyan, kung saan-saan, ano, na siya ay yung national hero, ano, sa kanyang political ambition na maitatag ang Communist Party of the Philippines na walang ginawa for 51 years hanggang ngayon ay pagpatay. Na ang pinapatay nila ay mga sundalo, militar at pulis. So, anong dahilan ng pagpatay? Ano? At hindi lang pulis, ano, pati missionary, mga Christians, ano, pinapatay nila. Yung civilians, ano, pinapatay nila. So, nililegalize nila ang patayan. No? Bakit kinakailang illegalize nila? Kasi meron silang sinasabi na pinaglalaban nila, ano, yung bansang Pilipinas bilang bayan, ano, at hindi bilang bansa. So yung idolihiyang yan, dala-dala nila based on the belief na namatay si Jose Rizal ay dahil sa bayan at dahil sa dugo ng ancestors nila sa Fujian, China, ano? Kasi isa pong Fujian Chinese sila, ano? So kaya nung mamatay ito, no, automatic naging presidente yung asawa niya, no? So na maging presidente yung asawa niya, maraming nabago, ano? Yung Democratic Front ng Communist Party na sinasabi, yung Christian Socialism. Maraming nabago sa kasaysayan natin, no, mula sa panahon ni Marcos hanggang dumating itong panahon ni Duterte, no, na inimbitahan nga nila si Xi Jinping. Kasi pag pinag-aralan mo, itong mga ruling class ng Pilipinas mula sa panahon ni Marcos hanggang sa panahon ni Duterte hanggang ngayon, hindi alam kung sino ang national hero. Kaya ang sabi nila, walang national hero ang Pilipinas. So pinalalabas nila na walang bansa si Rizal. Kasi walang national hero, eh, di ba? Nation ay bansa. Oh, di ba? Kasi ang gusto nilang palabasin, State of the Province of Fujian ang Pilipinas or bayan ng probinsya ng ancestors o ng mga ninuno ng mga Inchik sa Fujian ang Pilipinas. Ano? Bayan. Ano? So, ang gusto talagang gawin nila na nangyayari ngayon at nangyari na, ano, at nakatala na sa literature ng Pilipinas dahil piniki na yan ng mga Fujian Chinese na ruling class natin at nandun na rin ang kasulatan na yan sa Xinjiang sa Fujian China na ang literatura ng China ay bago, ano, pinabricate niya uli yung last farewell ni Dr. Jose Rizal at sinabi na kaya namatay si Rizal ay dahil sa gusto niyang makita yung ancestors niya na ipinaglalaban ang bayan ng Pilipinas, no, bayan ng province of Fujian. Kasi ang gusto nilang mapasakan nila ay itong sinasabing South China Sea. Kasi nga yung South China Sea, ayon sa fabricated history ng China ngayon, kahit mag-research kayo, no, ay under administrative control of Fujian Dynasty, under Qing Dynasty, you know. Kaya pag pinag-aralan nyo, si Jose Rizal, ika 22 generations of Qing Dynasty, na mula dito sa lulu niya na Pike, na inimbento lamang ng pangalan ay Domingo Lamco, no? So pinalalabas nila na hindi nang galing sa Sea of the Orange si Dr. Jose Rizal. May pinagmulan pa siya. Tumawid siya ng West Philippine Sea galing sa South Pond of Siongki Village. Ano?
yun ang history na bagong ginawa nila, in-invent nila from the time of Marcos. So 1968 kasi, gumawa sila ng mga murong-murong labanan dito na okay, pinapatay nila yung mga Pilipino kasi ang gusto nila sila ang makapuesto at maging gobyerno. Yan ang motivation nila na ayon sa matandang plano ng China. Hindi po yung plano ngayon. Ano? Yan ay plano na matagal na ng China. Sabi nila, 2,000 years ago, plinano na nila na sakupin ang Pilipinas kasi yun ang paliwanag nila na they existed, the harmony between the Philippines and China ano is about 2,000 years old ano na sila ay magkaibigan no at sila hindi basta magkaibigan kundi magkapatid no at apo nga ng China si Dr. Jose Rizal so kung apo ng China dapat tawagin ang Pilipinas na bayan no so ang bayan nasa sakop ng isang probinsya at doon nakalagay ang lulo ni Rizal no so bayan or state of the province of Fujian ang Pilipinas no at yun ang presidente nila ay hindi naman basta presidente kundi mayor lang kasi province of Fujian nga nakakasakop dito yung gobernador ng China sa Fujian ay sa Xiamen eh itong si Xi Jinping so kung yun ang pinalalabas nila na noong panahon ay governor ng Fujian province si Xi Jinping eh mayor naman itong si Duterte ng Pilipinas. Ganun ang nangyayari niyan, no? Kaya yung sinasabi na yung arrangement ay si is left of the center, no? Kasi meron pang ang center nila ay China, no? So ang left wing niya ay si Duterte, no? So ganun ang nangyayari. So yung opposition ay right na sinasabi. At yun yung kumbaga yung mga dayuhan ano so naging dayuhan tayo ano sa bansa natin no so ang leftist yun ang sinusunod kasi sila nga daw ang may-ari ng Pilipinas at ang central government ng Pilipinas ay sa China so ganun ang nagiging arrangement so sino man papalag na mga right wing ay papatayin no sapagkat sila ay kumbaga ay mga dayuhan lamang dito kumbaga ay mga slave lamang ng Inchik so ganun ang nangyayari so yun ay between the darkness and the light no na naglalaban ng mali at ang katotohanan sino ba ang tatama yung right o yung left no hindi sila magkasundo no so itong mga komunista na ito no ay sanay na magsinungaling tingnan mo ha basahin nyo. So, sinasabi dito na ang China pa ang may shared history. Bakit? Eh, galing sa kanila yung dugo ni Rizal eh. Yun ang pinalalabas nila, no? So, hindi mangyayari si Rizal ay dadating sa Pilipinas kung walang duguan ng Inchik na galing sa Fujian, ano? Kaya, ang sabi dito, kaya itong general na ito na si General Yefe ay dapat mapabilang bilang National Hero of China dito sa state of the province of Fujian dito sa Pilipinas ano ay ang pinakikipagpatayan niya ay dugo ng ancestors niya you know kasi si Jose Rizal hindi magiging tao dito sa Pilipinas kung wala yung dugo ng ancestors kaya dapat ang Pilipinas ay insist nila na maging bayan lamang ng Fujian province ano yan po ang kailangan natin na basagin ang mukha ng mga Inchik na ito sa pangluloko. Ano? Kasi hindi pwedeng maging ganyan na ang pinaglalaban ni Dr. Jose Rizal ay ang mga mamamatay tao na pumapatay sa mga Pilipino at pumapatay sa kasaysayan ng Diyos dito sa Pilipinas. Ano? So nandito po tayo para paliwanag yan dahil yan ay malaking kasinungalingan. Ano? So ipapaliwanag natin na bakit nga ba kinakailangan napatayin ng mga Pilipino through extrajudicial killings or through terrorism or through accusation na kung hindi sila susunod doon sa ruling class ng Fujian dynasty ng China na nandito sa Pilipinas ay papatayin sila pwede silang akusahang mga terorista dahil lumalaban sila sa gobyerno ng China kasi
Kaya na pa rito ang mga Incheck dito, ang mga Fujian Chinese, ay para daw ipakipagpatayan yung pagtatayo ng bagong China. Ano? So, ang Pilipinas ay bagong China na ang tawag nila ay state. Ano? Kaya nung pumunta ito, si Jinping dito sa Malacanang noong ito, kaya ito mga November 19, 2018, no? Ay, ang sabi ng kapwa Fujian Chinese niya na native in Xiamen na si Duterte, ano? Fujian Chinese din po 'yan. Ha? Ay, ang sabi ni Duterte, the very first state visit, ano? State, yung pagbisita sa isang estado, no? Of the president of China. So, pinagpapalagay niya, minamindset nila yung People's Liberation Army sa history ngayon na nangyayari na ipiniprepare nila in the future na ang Pilipinas is state. Kaya nadalaw sa bayan ng mga ancestors ni Rizal na nandoon sa Fujian province. So, yun ang pinalalabas nila na ang Pilipinas ay hindi ito bansa, state lamang. No? Or bayan lamang. At yung salitang bayan ay galing yan sa mga founder ng Communist Party of the Philippines. Kaya may sinasabing anak bayan. Ang sino man na ipinanganak na dito sa Pilipinas ay anak ng bayan. Kaya mayroong mga anak bayan. At sila yung mga Fujian ancestry of China. Kaya lahat ng anak bayan, ang bansag sa kanila ano sa literatura o sa history ng China, ay sila yung mga apo ng China sa Pilipinas na sila yung bahagi ng pagtatayo ng New China dahil sila yung sa pasimula pa ay founding father ng Pilipinas. So, sinasabi ng mga Incheck na si Jose Rizal ay inuutusan lamang ng ancestors ng China sa Fujian, no? Na ang Pilipinas ay i-develop, magkaroon ng land reform, magkaroon ng mga batas. Dahil yung kaisipan ni Jose Rizal, kaisipan din ng mga Incheck. Yan ang dahilan bakit yung sobrang magmaltrato ang mga Incheck sa mga Pilipino sa atin dito sa Pilipinas. Halimbawa, pag pumunta dito, babatuhin ka ng taho, luluraan ka, hahampasin ka sa mukha. Kasi they believe that they are the royal people, ano, or royal class of Chinese na tayo yung mga dayuhan lamang sa sarili nating bansa. Na hindi naman yan na sinasabi ni Jose Rizal na mga Pilipino yung alipin na dapat patayin at dapat ay tanggalan ng karapatan sa ating mga lupain, sa ating karagatan. Sapagkat hindi tayo ang nauna dito. Sila ang nauna. Ano? Sila, yung mga ancestors nila, yung youth of China, yung mga anak bayan. Kaya napapansin nyo, di po ba laging sinasabi itong mga anak bayan o mga tuta ni Aquino na ay na ang sabi magdigma ang bayan, ano, magpatayan tayo dito. So kung ang mga sundalo ay magre-respond kasi naging isang independent nation tayo noong 1946, no, July 4, 1946, after World War II, kasi binihag tayo ng Hapon, ano, ay ang nagpalaya sa atin, ang liberator natin ay Amerika, ay ang ibig sabihin niyan, no, isang bansa tayo. So bakit ba tayo ay naging isang bansa, no? Naging isang bansa tayo dahil yan ay sa sinabi ni Jose Rizal, ano? Kasi binasa doon sa Bill of 1902 ni Henry Allen Cooper, no? Kung anong ibig sabihin ng last farewell or mi ultimo adios, kasi yan ay sulat yan, no? Ano yung sirsal? Para palayain ang bansa. Hinihingi natin, kaya nakikipagpatayin yung unang katipunero natin at hindi yung NPA, no? Ang katipunero natin na sinasabi nung panahon ay hindi yung mga NPA na League of Fujian Student. Ang mga katipunero natin nung panahon ay ang pinaglalaban, ang inihingi sa mga Incheck sa mga Kastila ay mapalaya ang bansa. Magkaroon tayo ng sariling tahanan ng lahi, ano? So bakit sinasabing tahanan ng lahi? Dahil dito tayo nagmula. Dito yung bahay ng ating kaluluwa. Ano? Hindi nagmula ang kaluluwa galing sa ibang bansa at nakituloy lamang dito.
sa lupain na ito. Yun ang ibig sabihin ni Dr. C. Rizal. Hindi tayo nakikituloy sa bansa natin. Hindi tayo nakikituloy sa sariling bahay natin na meron tayong sariling langis, may mga resources tayo, at meron tayong sariling tubig, at sariling salita, pagkatao, no? At sariling sinasabi natin na mga pangarap, ano? Mga adhikain, no? Ay ang ibig sabihin nitong mga inchik ay hiniram lang natin yung karunungan natin sa kanila, no? Na tayo yung umagaw, ano, ng karapatan nila sa kanilang tahanan ng lulo nila dito sa Sea of the Orient. Yun ang ibig nilang sabihin, na kumbaga, hoy, nakikitira lamang kayo sa lulo, bahay ng lulo namin, dahil apo namin si apo ng China si Rizal. So ganyan ang mangyayari. Kaya yan ang dahilan bakit nililigis ang ating mga boats, ano, yung mga bangka natin, ng mga maliliit, nililigis lamang nitong mga People's Liberation Army, kasi ang akala nila, ang buong akala nila, si Rizal nga ay pinatay lamang, inchik na pinatay lamang dito sa Pilipinas. Ano? At yan yung theory ng communism, ano? Na kaya sila pumapatay ng Pilipino, ng pulis, ng military, ng mga missionary, ano? At ng mga civilian, ha? Sa sariling bansa natin. Ay inaakala nila na ay naghihiganti kami dahil pinatay niyo yung mga mission na yung mga pinadala ng lulu namin dito para agawin ang bansang Pilipinas, na yan ay bayan namin. No, so itatatag namin ang New China dahil hindi naman bansa yan. Bayan namin yan, state lamang yan. So diyan po nabuo yung theory ng isang military general na puppet of Spain na si Emilio Aguinaldo. Ano? Na pumatay sa kababata ni Dr. C. Rizal na si Andres Bonifacio. So bakit niya papatayin? Anong dahilan, no? So, yun ay naisip nila na kinakailangan ng Pilipinas ay magkaroon ng land reform, may pagpatuloy yung Maura law, pero hindi sa pangalan ng Pilipino, sa pangalan ng Chinese ancestors. At yan nangyari na bakit si Dr. C. Rizal ay pineke ang pagkatao. Kasi ang gusto nga nila na pumatay na lang ng pumatay ng Pilipino, magkaroon na lang extrajudicial killing, maging legal na lang patayin sa Pilipinas. So, ganyan ang nangyayari. Dahil, ang gustong palabasin ng mga inchik ay biktima ang mga komunista dito sa Pilipinas ng mga Pilipino. Dahil si Jose Rizal, isang komunista na dala lamang dito ng China galing sa Fujian. So, ganon niya inaagaw yung karunungan ng Pilipino. Ano? At, isa pa, siyempre, 1968 na itatag nila yung Communist Party of the Philippines, at ang pundasyon niya ay dugo ni Jose Rizal sa China. So, yan po ang kinakailangan nating wasakin na mali, no? Na talagang terorista ang mga komunista dahil hindi naman namatay si Jose Rizal para ipakipaglaban ay dugo ng mga Chinese ancestors, ano? At hindi siya namatay para ipakipaglaban na palayain ang bayan. Di ba? Wala namang bayang kinakailang palayain dito at hindi naman tayo binihag, ano, ng Amerikano o ng ibang bansa, ano, na tayo ay bayan ng China, ano. Nag-exist tayo as province of Fujian prior Spanish time, no? Kasi ang pinagbabasehan dito, ano ba yung pinagsasabi ni Jose Rizal, ano? At ano ba itong pinagsasabi nitong mga Fujian Chinese? Balansihin natin, tama ba ito? Ito ba yung talagang sinabi ni Rizal? Ito ba yung tinutukoy ni Rizal? Ay para ba sa China? Para ba dun sa mga komunista? Dapat bang patayin ang mga Pilipino sa sariling lupain nila? Dahil sa land reform ng China? So yan po ang ating pag-aaral. Ano? At yan ay na-formulate, ano, ang communism is a formulated theory, no, based on the founding of sinasabi na New China, no. Ang gusto nila, ang komunista ay pinaglalaban dito sa Pilipinas, no,
para maitayo yung New China. At ang nakikipaglaban dyan mula pa ng una ay si General Yefe at taga-Siamen din po yun, at si Jose Marie Sison at itong si Ninoy Aquino. Yan po ay may connection kasi itong si General Yefe, best friend po yan ni Cory Aquino. Ano? So, yan din ang dahilan noong 1987, ano, kung bakit tinanggal yung 1973 Constitution kasi gusto nilang i-consider na hindi bansa ang Pilipinas, hindi isang nation, kundi isang bayan. Ano? At basahin po natin, ano, para hindi tayo pagbintangan na mali yung sinasabi natin, no, tayo ay nag-iimbento lang, ano? Kasi nakapokus kasi tayo sa reliyon, kaya hindi natin naintindihan ang nangyayari sa bansa natin na yung pala mga Fujian Youth of China o yung League of Fujian Students or League of Filipino Students o mga Chinoy, mga Inchik, sila ay nagsusulat ng literatura habang ginagawa nilang maling kasaysayan natin sa pamamagitan ng kanilang political activity. Ano? Lumalakad sila, nag-join sila bilang member of our society kung saan-saan, ano? At para lamang baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas, ano? So eto, i-click natin link na ito, ano? So mapapansin niyo na kaya tinanggal nila yung 1973 Constitution, ito po 'yan, ano? Kasi diyan pag pinagbasihan niyo, ano, napakahalaga na nababanggit dito, no, na okay, na nandito pa yung sinasabi nating bansa, ano, bansa ng Diyos na sinasabi ni Dr. Sirzal, na tinanggal nila dito sa 1987 sa preamble, ano. So ito, ano, our nation, ano, wala na po yan, hindi mo na makikita ngayon yan dyan sa 1973 Constitution. Ah, 1987, ano? Sa 1973 Constitution, nandiyan pa yan, ano? Na ang Pilipinas ay isang bansa, ano? Sa 1973. Okay? So, sa 1987, hindi mo makikita na wala na, wala ka ng bansa rito. Di ba? Okay, may Diyos ka na nadagdag, no? Nalagay mo dito. Pero wala ka naman bansa, ano? So, yan sinasabi na Christian socialism. May Diyos ka, wala kang bansa. Eh, sa sinabi ni Dr. Sirizal, eh, mayroon siyang Diyos at saka bansa, eh. Basahin niyo po, ha? Sa line 5 of paragraph 5, ang sabi niya, O country, pray to God. Okay, may God ka, pero wala ka namang bansa. How can a country pray to God? Ah, di ba? So, kasi ang gusto nilang ipasok dito, ang bansa ng Pilipino ay ang China. Oh, ay yung China naman, kontra naman, eh, wala namang Diyos, eh. Kasi ang pinaniwala nila, ang founding father ng Pilipinas ay ancestors. Kaya sa next na constitution natin at New China na ito, ang susundin na ay yung Communist Party of China na constitution ng Fujian Chinese na wala ka ng Diyos, wala ka na rin bansa, ano? So ito, ano? So ito, may bansa tayo at merong tayong Diyos, ano? At yan ay naka-parallel, no? Naka-parallel yan sa nakaparallel yan sa sinasabi ni Rizal, ano, yung 1973 Constitution. So basahin natin, ano, para di tayo magmukhang dayuhan, no? So basahin natin, di ba, yung sinasabi ni Dr. Sirizal, kasi di ba sabi ni Dr. Sirizal, O country, no, para sa line 5 paragraph 8, O country, pray to God. Eh, kung tatanggalin mo yung salitang nation or salitang bansa, no, sa preamble, ay hindi na kunsad yan doon sa sinasabi ni Jose Rizal. Hindi na si Jose Rizal ang nagsasalita ng
para sa bansa natin, kundi na yung mga dayuhang incheck na naglalayong gawing bansa ni Rizal ay yung bansa ng ancestors nila. Kasi si Cory Aquino, yung mga founder ng PDP Laban, ano, si Duterte, si Pimentel, si Aquino, o sabihin natin si Marcos, ano, isama, lahat sila ay mga incheck. Ang gusto nila na ang Pilipino ay tumawag sa China, hindi dun sa Diyos. Kasi pag tinanggal mo yung bansa natin, hindi naman naniniwala yung China na ang Diyos ang gumawa ng Pilipinas. Di ba? Nabasa natin kanina na ang gumawa ng Pilipinas ay ancestors nila. Oh. Ay, nandiyan lang bakit si Duterte lagi ang tinatawag ay yung China. No? So, sa dito, ang Pilipinas ay isang bansa, ano, na nananalangin sa Diyos. At yan ay pinatunayan ni Dr. Jose Rizal dito sa paragraph 13, no? Na ang naghahari sa Pilipinas ay ang Diyos, di ba? Di ba sabi niya, my idolized country, sorrow of my sorrows, beloved Filipinas, hear my last goodbye. Di ba? There I leave you all, my parents, my love, my loves. I'll go where there are no slaves, hangmen, nor oppressors. So yung bansa natin, hindi dapat alipinin, ano? Yung mga tao niyan, hindi dapat alipinin, hindi dapat patayin, hindi dapat pahirapan. So anong nangyari? Yung mga resource natin, ninanakaw ng incheck. Yung mga tax natin, ninanakaw ng incheck. Kasi sila naman yung nandyan, di ba? So, ang sabi dito, dapat ang bansa natin ay pinaghaharian ng Diyos, hindi pinaghaharian ng mga pananampalatayang pumapatay. So, bawal yung extrajudicial killings. Kaya yung ginawa na ni Emilio Aguinaldo sa pagpatay, no, sa kababataan ni Dr. Rizal na si Andres Bonifacio, ayun ay ibinabawal ni Dr. Rizal. Kaya hindi kwalipikado, no, hindi nararapat gawing bayani itong si Emilio Aguinaldo dahil mamamatay siya. Ayaw ni Dr. Rizal na ang Pilipino ay pinapatay sa ating bansa sapagkat ang bansang ito hindi patayan, no? Hindi dapat papatayin ng Pilipino dahil Diyos ang nag-ahari dito. Kung ang mga Diyos ang nag-ahari sa bansang ito, mga anak tayo ng Diyos. Ang bansang ito ay anak ng Diyos. Ang mga tao nandito, ang lupain ng Pilipinas ay banal kung ito ay pinag-aharian ng Diyos, no? Hindi ito dapat sasabihin na gawa-gawa, no, ng Pujian ancestors. Ano? So, mali na agad, ano? So, dito natin malilinawan sa sinabi ni Rizal, no? Ang katotohanan, hindi natin makikita sa sinasabi ng China kasi puro kasi nungalingan lang naman sila, di po ba? So, dito sa 1987, wala ka nang makikita ang bansa at yun ang tinanggal itong mga Pujian Chinese kasi para mag-materialize na ang Pilipinas ay hindi bansa kundi bayan or state, no? At yan ay ginawa na ni Duterte na state, no? Ang pagpapakilala niya dito kay Xi Jinping nung dumating siya dito noong 2018, November. So, i-scroll pa natin ha, kung ano pa ano ang ninakaw nitong mga Pujian Chinese, ano. So, yun eh, pag nanakaw, ano, ginagamit lang nila ang Diyos para magnakaw. Ano, para itayo yung sinasabing Christian socialism. So, yung Christian socialism na sinasabi niya, eh, pag nanakaw ng bansa, pwede bang nakawin mo yung bansa ng Diyos? Di ba? Bansa pala ito ng Diyos na pinag-aharian ng Diyos, tapos tatanggalin mo yung bansa ng Diyos. Yun ay blasphemy. Okay? Ano pa yung ninakaw dito ni, ano, ni, ng founder ng PDP, ano, ito. Okay. And all other territories. Okay. And all other territories, yan, di ba? Yan. Tinanggal nila yan. All other territories belonging to the Philippines. Okay. Hindi mo na makikita yan. Wala na yan dito sa okay. Hindi mo na makikita yan dito sa 1987 Constitution. Okay? 1987 Constitution. So, may nakikita ka ba dito? Wala na, di ba? Wala nang historic
wala ka na makita ang historic right and legal title. Di mo na makita yung belonging to the Philippines. Di ba? Wala, oh. Di ba? Okay. Belonging to the Philippines. Di mo na makita rito, no? Di mo na makita sa 1987. So, ganyan pong magnakaw sila. Na ang ibig sabihin, yung teritoryo ng Pilipinas, may teritoryo pero hindi pag-aari ng Pilipinas, no? Pag-aari yan ng ruling class ng Fujian Dynasty na bayan or state, no? So, pinalalabas nila na sila mga Fujian Chinese ay administrative government of China, no, dito sa Sea of the Orient. So, ganun po ang pinalalabas nila, no? So, yan po ay pagnanakaw, ano? Hindi mo pwedeng nakawan ang Diyos ng kasaysayan, no? Kasi nilalang niya ito, Pilipinas, no? Para sa mga Pilipino, no? So, yan. Okay, so, balik tayo, di ba? So, yan ang pagnanakaw ng origin of the Filipino civilization, no? Kaya ninanakaw nila ang origin of Filipino civilization para mapa sa kanila yung South China Sea, no? Na hindi naman sinasabi ni Jose Rizal na South China Sea, kundi Sea of the Orient, no? Dagat ng malayong silangan. So ngayon, ang Pilipinas ay tinatawag niya ni Dr. Rizal na Eden, ano? Farewell, beloved country, treasured region of the sun, pearl of the sea Orient, our lost Eden. So, Eden ang Pilipinas, meaning na ang Pilipino ay dito nagmula, ano? Ang buhay ng ating mga sisters ay dito nagmula. Hindi dito dumating ang buhay ng Pilipino, kundi dito nagsimula. Yan po ang meaning ng Eden, no? At yan mababasa mo sa Genesis chapter 2, verse 7 and 6 na ang ibig sabihin ng Eden, ano, is a place from where God created the first man from the dust of the ground. Okay, so yan po ay pagbibigay ng honor, ano, pagpapahalaga, ano, sa Diyos na tayong lahat ng mga tao ay galing kay Adan, no? At si Adan ay hindi galing sa dugo ng inchik at hindi siya nilalang mula sa monkey, no? Ganun pinapahalaga ni Dr. Jose Rizal ang ating bansa para ma-preserve, ano, yung sinabi ng Diyos tungkol sa pagkatao ng lahat ng Pilipino at maging ng ibang tao para hindi mag-drift away yung knowledge of God na ang bansa kabilang sa bansa, mga bansa na nilalang, no, na bahagi ng Eden. Kasi ang sinasabi dito, nilagay yung unang tao sa east of Eden. So, the whole planet is what we call Garden of God, no? And the whole planet has a region of the sun. At saan region of the sun nakalagay ang Pilipinas? Sabi niya sa eastward of Eden, ano? So, ang sinasabi dito, merong quadrant ang Eden, ano? Or ang daigdig, no? Okay. Quadrants of the earth, yung Eastern Hemisphere, Western Hemisphere, Northern Hemisphere, and Southern Hemisphere, no? So, kung totoo ang Pilipinas ay Eden, no? Dito nagmula si Adan, at si Adan walang lulo sa China, di ba? At si Adan hindi ginawa ng inchik, no? So, kung hindi ginawa ng inchik si Adan at hindi rin ginawa ng inchik ang bansa natin, eh, hindi totoong ito ay ang founding fathers ay Fujian ancestors. Kaya tinabi nga ni Jose Rizal na Eden ang Pilipinas dahil Diyos ang gumawa. Ngayon, kung sasabihin ng mga Inchik, ang founding father ng Pilipinas, no, or ng Eden, no, ay ang ancestors nila, adi, ang mga kaluluwa pala ng mga Pilipino, inimbento lang ng Inchik. No? Yung Diyos ng Pilipinas, gawa din ng Inchik. Sumali na, no? Isang bansa ang Pilipinas, hindi bayan of Fujian ancestors. Yan po ang pinakikilala ni Dr. Jose Rizal. Kita nyo, di ba? Limang beses niya sinabi na in plain language na ang Pilipinas ay minamahal niyang bansa. Ano? Paragraph line 1 of paragraph 1 and line 5 of paragraph 2. Di ba? Tinawag niyang
yung ating bansa ay bahay, no? Bahay ng ating ancestors, no? Hindi ho yan na basta-basta na agawin sa atin at sasabihin niyang bahay na yan ay pag-aari ng Inchik, no? Dahil ang sinasabi ng series sa Diyos ang may-ari at Diyos ang hari ng bahay ng bansang Pilipinas, ano? So ito na yung sinasabi natin, 5, and then yung paragraph 8, ano? Na ang bahay natin o ang bansa natin ay hindi tumatawag sa Pujian Ancestors, kundi doon sa Diyos. Kasi ang Diyos ang kumuha sa Eden. So yung Eden, bahay natin, bansa natin, at minamahal ni Dr. Si Rizal. Yun ang sinasabi dyan, ano? So saan pa? Yan yung pangatlo, di ba? Yung pangapat ay nasa paragraph 10, ano? Okay? Ito, sabi niya, di ba? It is I, beloved country, singing to you, no? So, inaawitan ng bawat Pilipino ang bansa niya. Wala sinasabi niya, naawitan natin yung bayan o Fujian province. Okay? Kundi bansa ang dapat awitan, di ba? So, mapansin mo na bansa lagi ang sinasabi. At sa paragraph 13, ha, ang sinasabi, ay yan ang iniidolo ni Dr. Si Rizal, ano? Yung bansa niyan. Bakit niya iniidolo yung bansa niyan? Kasi Diyos ang nag-ahari, ano? Hindi ancestors, hindi lahi, hindi dugo, kundi Diyos ang nag-ahari. Ano? At sa bansang yan, ng Pilipinas, dapat walang mga mamamatay tao. Eh, ano ba sinasabi ni Dr. ni Xi Jinping o ni Duterte? Patayin ang mga Pilipino, nagpapadala sila ng droga, lahat yan ay galing sa Fujian, drug lord galing sa Fujian. Ha, di ba? Yung COVID-19 galing sa Fujian, lahat na lang yata ng komunismo, di ba? Galing sa Fujian, di ba? Matagal na 51 years na silang pumapatay. At yun ang gusto nilang illegalize, patayin ang Pilipino is because they want to fight for the blood of the Fujian ancestors. Yun ang yung sabihin nila dito. Hindi dito binibigay ang buhay. Ha? Sa dayuhan, ano? Kundi ibinibigay ang buhay para sa bansa. So, ibig sabihin, pagtanggol mo ang bansa mo, hindi mo, yung bansa mo, ibigay mo sa dayuhan, ano? Palipin mo yung Diyos, ipalipin mo yung mga Pilipino. Hindi yan sinasabi ni Dr. Si Rizal, no? Yung buhay ni Dr. Si Rizal, ang kanyang isinuko, no? At binigay lamang niya yun, buhay na yun, para sa bansang Pilipinas lamang. So, hindi tungkol sa lahi ng Inchik ang... Eh, kung sasabihin mo si Inchik si Rizal, abay lahat ng Inchik sa China, isusuko nila ang buhay nila sa Pilipinas kasi ang Pilipinas, sukuan ng mga Pilipino, no? So, ibig sabihin, ilalim sila sa batas ng Pilipinas. Kung nasa ilalim ka ng batas ng Pilipinas, natural, nasa ilalim ka ng batas ng Diyos. Diyos ang susundin mo. O kaya may conflict na. So, yung mga naniniwala na ang Pilipinas ay bayan, ayan po ay mga Fujian Chinese na galing sa ancestors nila sa province of Fujian, China. Kasi ang gusto nila, yung ancestors nila ang susundin. Kaya nila pinakikipagpatay ng Pilipinas bilang state or bayan of Fujian, China. No, hindi po namatay si Dr. Si Rizal para sa Fujian ancestors. Namatay po si Dr. Si Rizal, ibinigay kanyang buhay, sinuko niya, ay para lamang sa bansang Pilipinas, sabagkat ang Pilipinas ay banal na bansa ng Diyos. Diyos ang nag-ahari at Diyos, sa Diyos tumatawag ng mga panalangin, sa pamamagitan ng panalangin, ang mga Pilipino. Yan ang pinapaliwanag ni Dr. Si Rizal, ano? So, ganun po yan. So, hindi po bayan ng Pilipinas, ano? Hindi po beloved state, ano? Kundi bansa, ano po. Pinapaliwanag niya na ang bansang yan ay nag-aharian ng Diyos at hindi ng ating mga ancestors. Bawal po yan, ano? So, ganun po yan. 44 minutes na tayo nagpapaliwanag, ano? So, ngayon, di ba? So, maraming mga hiwaga, ano? So, ipagpatuloy natin, ano? Yung formula nila. Ang formula nila para maging totoong bayan ng Fujian province, ang Pilipinas, ay para itatag na ang mga Fujian Chinese na katulad ni Ninoy Aquino, ni Jesse Robredo, ni General Lieve, kaya sila nagtatatag ng komunismo at ipinakikipaglaban
pinakikipagpatayan, ano, ang communism laban sa mga Pilipinong ayaw sa komunismo o sinasabing left, ano? Dahil sabi ni Nino Aquino, kaya siya namatay, ang pinaglalaban nila ang yung Christian socialism, yung leftist, ano? Yung mga sumusunod sa komunismo based on Fujian ancestors, no? So, yun ang sinasabi niya. So, sa kasi pa ni Jose Rizal, hindi sumaghi sa kanya na Fujian ancestors or theory ng communism ang kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya ay yung Diyos, sabihin, batas ng Diyos ang dapat masunod. Pakinggan natin muli. I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. According to the Boston Globe magazine, you call yourself a Christian socialist. Will Christian socialism help poor Filipinos? What do I mean by Christian socialism? Very simply, Christian socialism means to me an equal opportunity for advancement and the full development of the human being. I wrote this formula. They gave me only a few weeks to try to arrive at a solution with Mr. Marcos. And when I came back to Dallas, Texas, I immediately took the telephone and I called Mr. Marcos and I told his deputy defense minister, tell the president I have a formula. Maybe, I said, this is my way to help our people. Tell the president, I said, what he has done to me, I have already forgiven and I've already forgotten. I have no bitterness against Mr. Marcos. I have no... So, makita nyo, ito si Duterte, founder ng PDP Laban. Leftist yan. Ito, leftist din. Founder din ng PDP Laban. Okay? Nagkunwari silang kalaban ni Marcos, itong mga kabataan, makabayan, na first batch ito ni Juma Sison. Si Juma Sison ay leader ng student sa UP or University of the Philippines. So, si Juma Sison ay isang Fujian Chinese na galing din sa Xiamen, native din ng Xiamen katulad ni Duterte. At ito nga yung unang estudyante niya noong 1968 nung itatag yung kabataan makabayan. Ano? Kasi ang gusto nga nila na ang ipapanganak sa Pilipinas ay tatawaging anak ng bayan kasi bayan ang Pilipinas or state. At yan ay ibinasi sa Bayang Mag-iliw na hindi naman sinabi ni Jose Rizal na Mag-iliw na bayan o Mag-iliw na state ng Fujian Province ang Pilipinas kundi beloved country. Di ba maliwanag sinabi natin? So sila ay binabago nila yung kasaysayan based on the Philippine National Anthem na sinasabi na bayan ang Pilipinas at hindi bansa. At yung idea na yun na maging bayan, no? Kasi palibasa in check itong si at isang military itong si Emilio Aguinaldo, ano? Ay gusto talaga niya in the future na gawing annex ng China ang Pilipinas bilang bayan kasi in check nga siya at hindi bilang bansa, no? Sinira niya yung literature ni Dr. Jose Rizal. Anyway, alin ba mahalaga yung sinabi ni Dr. Jose Rizal o yung national anthem, no? So okay. 'Di ba? Kung mas mahalaga siya yung national anthem na tinatawag na bayan ng Pilipinas, winawalang saysay mo ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Na si Dr. Jose Rizal sinasabi mo na pinatutuhanan ni Dr. Rizal na ang Pilipinas ay bansa at hindi bayan. So mali ang sasabihin natin sa national anthem na bayan ang Pilipinas na Mag-iliw. Hindi naman ditong beloved state ito ah. Ang sabi dito beloved country. Okay, kaya ang sinasabi nitong kakabataan makabayan, state visit of Xi Jinping. Dapat country's visit. Kasi ang binibisita ni Xi Jinping isang bansa at hindi isang estado ng province of Fujian ancestors. No? Wala naman dito sinasabi na province, o province, pray to God. Wala naman sinasabi, o bayan, manalangin sa Diyos. O state, pray to God. Wala naman, di ba? So, ang last farewell, ano, mas matimbang yan kaysa sa national anthem, no? Okay? Mas matimbang ito kasi ito nagpapatibay kung Pilipino ay sino at nasaan ang Pilipino. Okay? Ang last farewell, ano, ito ay panalangin, ano? Panalangin para sa katubusan, no? Pray for your final redemption, ano? Ang sinasabi niya, yung bansa natin ay ipanalangin para sa
final, no, nakatubusan, ano, ultimatum nakatubusan, no. Hindi kinakailangan na ang China ang tumubos sa atin o palayain tayo ng People's Liberation Army. At sinasabi ni Jose Rizal, ang magpapalaya sa atin ay hindi People's Liberation Army, kundi yung Diyos. Kaya manalangin tayo sa Diyos na huwag agawin ng mga inchik, ng mga mamamatay taong bansa natin. No? So ang last prayer will ay awit at mga panalangin para sa katubusan ng bansang Pilipinas upang tayo matubos ng Diyos. Dahil Diyos, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na siyang may-ari, no, ng bansa natin or ng Eden. Kasi kung hindi tayo lalapit sa Diyos, ay wala sa ating mangyayari. Okay? Kasi ayaw nating maniwala doon sa sinasabi ni Dr. Rizal, na Diyos ang may lalang sa ating kaluluwa at sa bansa natin. Okay? So, ganun po yan. So, iba ang paniniwala nito mga ito, no? So, ulitin natin, kaya nila pinormulate na maging legal ang communism kasi kumbaga nasukol na sila eh. Huli na sila eh. Kasi bawal patayin ang Pilipino. Ano? Kasi ang bawat Pilipino na namamatay sa Pilipinas ay bawal kumuha ng buhay. Dapat ibigay sa Pilipinas ang buhay, pagtanggol ang Pilipinas. At dyan po nabuo yung sinasabing martial law, noto martial law. Ayaw ng mga komunista ng martial law kasi gusto nilang magpatuloy yung terorismo sa Pilipinas. Ganon yan. Ngayon, nung sila ang maging lumuklok sa pwesto, gusto nila ng martial law. Bakit gusto naman nila ng martial law? Kasi ang gusto nilang patayin ay mga Pilipino. Diba? Isa lang sa patakaran ng China. Na kung hindi susunod sa China, sa One China Policy, kaya na kailangan mamatay sila. At kung lalaban sila sa One China Policy, terorista sila. Kasi ang pinaglalaman itong kabataan mga kabayan, hindi naman yung bansa ni Rizal, yung bayan ng ancestors ng Fujian China. Kasi ang gusto nila si Rizal, sundin ay yung Peking ancestors ni Rizal doon sa China. So yun ang ibig sabihin niya. So ayaw nilang managot doon sa pinatay nila for 51 years. So ang gusto nilang mangyari, yung pagpatay ng komunista sa mga Pilipino, sa mga sundalo, sa militare, no, dahil inakusahan ng mga militare na siya pang terorista na pumatay sa apo ng China kasi ito apo ng China, na sila na yung nagplano na pumatay, sila pa yung national hero ng Pilipinas. Meron ba yun na sinabi si Jose Rizal na patayin mga Pilipino pagkatapos magiging hero ka? Nagpasabog ka ng bomba kung saan saan for 3 months tapos sasabihin mo na ikaw ay national hero ng Pilipinas sa bayan ng Pilipinas. So mali yan, ano? Pakinggan po natin. Franco against Mr. Marcos, all I want to do is to help our people stop this bloodshed. So please tell the President, I said, I have a formula. Tell the President, I have a formula. Maybe, I said, this is my way to help Marcos. O yan ang sinasabi niya, ano? Na yung formula na yan, na sinasabi na yan, ano? Yan. Okay? Yan ang sinasabi ng formula. Si Marcos, walang kasalanan, 11 years siya na on the 11th years of 22 years as of 20 years na presidente siya for 11 years hindi siya nagtatag labas na dapat magkaroon martial law dahil sila Aquino nga madami nang pinapatay, no? So hinayaan lang nang dumami ni Marcos ang mga komunista, ano, saka siya nagsumbong sa Amerika. Na oy, naglabas na ako ng magkaroon ang Pilipinas ng martial law. Bakit kinakailangan magkaroon ng martial law? Ayun namang opposition, ito namang mga opposition na mga Fujian Chinese. Hindi, ayaw namin ng martial law. 'Di ba? So yan po ay yan ay formula, ano? Na bakit ayaw nila ng martial law ng kabataan makabayan? Kasi ayaw nilang tawagin silang terorista. Ang gusto nilang tawagin nagpumapatay sa kanila na terorista ay yung mga sundalo natin. Di ba? So yan ay isang mitolohiya na dapat mabasa ng mga writers, no, ng mga military analysts na yan ay psychological war, ano, para maitatag ang legalization ng komunista sa Pilipinas. Na ibig sabihin, hindi nila kailangan managot sa mga Pilipino na mga pinatay nila for 51 years
na pagpatay nila sa mga sundalo, military, police, at sa mga civilian. Ano? Dahil sila nga ay naparito, hindi para patay ng Pilipino. Pumapatay sila ng Pilipino dahil doon sa deserts nila na maitayo yung bayan, ano? Under the province of Pujian and Sisters generation na pinanganak ng Pilipinas dito. Dahil ang pagkakakilala nila, lahat ng binabalutan ng flag ay namatay para sa bayan. No, hindi namatay para sa bansa at sa Diyos, kundi sa bayan, sa organizations. Marami yan. Ano? So, yung bayan ay organizations ano, na binuo ng masonry ni Emilio Aguinaldo, isang inchik. Kaya lahat ng member ng bayan, no, nahahawa na rin na lahat ng namamatay na Pilipino na pinatay ng inchik o ng makabayan, e baluti ng flag ni Emilio Aguinaldo, lahat yan ay makabayan. Ganoon ang nangyayari. Kaya din mo, sariling flag, papatayin ka sa sariling flag ng mga makabayan. Sabi nila, sila ay pumapatay para maitatag ang New China. Tama ba yan? Napatayin mo ang Pilipino, yan, inakusahan siya na pinatay ng military at yung military natin ay terorista. So, ganyan ang nangyayari. So, pinalabas nila na si Jose Rizal pinatay din ng mga military. Kaya inialay niya ito. At siya ay apo ng China, yung tatlong yan. At yan ay namatay para sa bayan, para maitatag ang New China. Kaya siya sabi, bayang magiliw, perlas ng silanganan. So, ibig sabihin, ang pagkakilala ng mga inchik, perlas ng China sa silanganan, ang Pilipinas. At lahat ng pinanganak ng Pilipinas, anak ng bayan. Or son of state. Kasi si Dr. Cecil is son of China or grandson of China. So kung grandson ng China, si Dr. Cecil, bayan nga ng Pujian ancestors ang Pilipinas. So naparito ang mga Pujian Chinese, ang mga apo ng China, para ipakapaglaban ang Pilipinas bilang bayan. No? Na hindi naman inisip ni Cecil na bayan ng ancestors o state of the province of China ang Pilipinas. Hindi ba? Hindi naman siya nagpaalam sa probinsya na sinabi niya o province, pray to God. Di ba? Wala naman, di ba? O state, o bayan. Wala naman, di ba? Ganyan tayo sinisira. Ano? Itong mga katipunero ng China. No? League of Fujian Students na nag-infiltrate dito sa ating mga universities para maging ruling class at para maging bahagi, no, ng administrative control of China na silang may hawak ng Pilipinas prior 2,000 years ago. Ayan ay pamimiki. No? Ganyan magsulat ng kasaysayan itong mga inchik. No? Kahit di nila alam basahin yung Las Peruel, ay sinasabi nila sila yung kasama ni Rizal sa pagpatay ng mga Pilipino para itayo ang New China. Di ba? Ang komunismo ay pagpatay sa pasimula pa. 'Di ba? Ilang tao nang pinatay nila. 'Di ba? So bawal ang komunismo sa Pilipinas dahil ang komunismo, walang Diyos. Ang pinaniniwalaan nila yung sinasabi ng ancestors nila. Ganun po 'yan. Kaya mapapansin mo, founding father lagi ang sinasalita nitong si Pujian Chinese na founder ng PDP laban na si Benigno Aquino Jr. Kaya hindi heroism ang pakay niya. Ang pakay niya ay patriotism ng komunismo na galing sa Pujian para pikiin ang kasaysayan ng Pilipinas at pagkabayani ni Dr. Cirizal sa ating bansa. So yun naman, pagkabayani niya sa mga makabayan na Pujian ancestors, youth of Pujian ancestors na nandirito sa Pilipinas para isulat ang kasaysayan ng mga ancestors ng inchik na matagal na sila sa Pilipinas bago dumating yung Diyos, bago dumating yung mga Pilipino, existing na sila. Ano? From China. So, hindi naman yun ang ibig sabihin ng Eden. Ang Eden, dito lang nagsimula sa Pilipinas, ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino hindi dumating sa Pilipinas para okupahin ang bayan ng Pujian ancestors. Walang ganyan. Kasi, kung ikaw ay Pilipino, isusuko mo sa bansa mo ang buhay mo, hindi yung galing ka sa China, naging immigrant ka sa Pilipinas, isusuko mo yung bansa ni Rizal, Diyos ni Rizal, mga
mga kababansa ni Dr. C. Rizal sa lulo mo ay malaking kalukuhan yan, dahil paanong gagawin ni Jose Rizal yun? Ay buhay nga ni Jose Rizal ang sinuko niya sa bansang Pilipinas. Dahil ang bansang Pilipinas ay pinaghaharian ng Diyos. Okay, basahin. Tuloy po natin. With 10 of them tightly bundled, they can withstand much more damage. We are united in one. Tell the President, I said, what he has done to me, I have already forgiven. And I've already forgotten. And to be true to our founding fathers. And to be true to our founding fathers. And with the help of the Filipino revolutionaries under General or President Emilio Ginaldo, who then proclaimed the first Philippine Republic. We are united in one. Incidentally, President Emilio Ginaldo. And to be true to our founding fathers. We are united in one. President Emilio Ginaldo. And to be true to our founding fathers. Ayan po, ano? Binibit-bit. Ito po ay sa shaman din, ano? Pumunta ito si Benigno Aquino III, ano? Si Noynoy Aquino sa shaman para nakawin ang kasaysayan ng Pilipinas at lagyan ng address kung saan nakatira yung Peking lulo ni Rizal sa Siangukon Village or Siangki Village dyan sa Jingjiang City, ano? Para isulat sa kasaysayan ng China na ang mga apo ng China na tulad ng ama niya na si Benigno Aquino Jr. ay pinatay ng mga sundalo dito sa Pilipinas, tulad din ng nangyari kay Rizal. So pinagbibintangan ng China psychologically na ang bansang Pilipinas ay martyrdom place ng Fujian Chinese. Pinaglalaban nila ito hanggang kamatayan, alang-alang dun sa ancestors nila, dahil ang ancestors nila bayan lamang ng China ang tingin nila sa Pilipinas. Ganun po yan. At yan po ang paniniwala nilang malaki, kasi nga ninakaw na nilang kasaysayan natin. Saan ka nakakita na nanakaw mo yung bansang Pilipinas at sasabihin mo pinanakaw ni Rizal ito? Diba? So, yan. Basahin po natin, ha. Panuurin natin. Kung paano ni Aquino, ng anak ni Aquino, dinala sa China ang kasaysayan ng Pilipinas para igawa ng literature ang China o anong kasaysayan ng China dito sa sinasabing Sea of the Orient. On that note, I'd like to ask everyone to raise their glasses to the prosperity and well-being of the Republic of the Philippines, to the lasting friendship between us, and to the health of President Duterte, Madam Hanila. 您在您访问我国的时候，我们也会热情地款待您。 We are very excited with our visit today, and I have been told, for instance, that our national hero, Dr. Jose Rizal's great grandfather, by the name of Kenan, lived in Gyeonggi Village in Jinjiang, Fujian. Ano po ba? Sabi na nakatira daw sa Gyeonggi Village or Siangukon Village or Siangki Village itong si lolo ni Dr. Jose Rizal, no? Na mariin naman itinatanggal ni Dr. Jose Rizal na hindi siya nakatira sa village, nakatira siya sa bansa. Ano? So, yun ang ibig sabihin niya, no? Kaya malayong-malayo, no? So, ang sinasabi nitong mga Fujian Chinese na, founder ng PDP Laban, no? Na si Dr. Cecil nakatira sa isang village, no? Bago siya pinanganak, no? Nakatira sila sa isang village. At sinasabi naman ni Dr. Cecil nakatira sila sa bansa ng Diyos, hindi sa isang village. Ano? So, paano tawagin na yung village na yun? Doon galing si Jose Rizal at tinawag na Eden. Yun naman mga Encik, ayaw maniwala na Diyos ang gumawa sa Pilipinas, kundi ancestors nila. Kaya nag-iimbento ito mga kung ito magnanakaw na kasaysayan ng Pilipinas. Ano? So, basahin natin uli yung dito. Yung pagpunta dito ni dito ni Kwan. Okay. Dito. Okay, tingnan natin.
Okay, ito na yung pagdalaw ni Xi Jinping, ano? Okay. Okay. Kasi kinakailangan natin na okay, magsimula tayo dito. Okay. Maganda kayo so, yung ganito ang nangyayari, ano? So, ito ay anak bayan, okay, isang Pujian Chinese na pinanganak sa Pilipinas, no? So, ang tawag niya sa kanya ay anak bayan, okay? Kasi ang ancestors niya si Rizal ay nasa province of Pujian. So, province ay lolo at ang bayan ay apo, okay? So, province of, ang Philippines ay province of, state of the province of Fujian, China. So, yan ang paniniwala nila at binubuo nila na kasaysayan ng Pilipinas. So, naparito ang mga Communist Party of the Philippines o Communist Party of Fujian na naging branch nila dito sa Philippines para ipakipagpatayan ang founding father ng Pilipinas. Ano? Ang blood of ancestry ng founding father of the Philippines na sinasabing Fujian ancestors, ancestry. No? Na itatag nila na Pilipinas bilang bayan, no, ng New China. Pag-coalition at nagpakita ng pag-unawa sa pagbaba ng MDF. I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. So, please allow me to draw inspiration from the wisdom of the proverb as I propose a toast. 因此,我受中国这句谚语的智慧启迪,为此我举杯。 My friends, may I invite you to raise your glasses. 朋友们,我请诸位举杯。 To the good health and continued success of President Xi Jinping. 为了习近平主席, 为了您的身体健康, 和今后进一步的成功, to the seeds of friendship and cooperation we plant here today. 为了我们今天共同播撒下的友谊合作的种子, to the legacy of peace and prosperity that the succeeding generations will reap as a result of the improved relations between Republic of the Philippines and the People's Republic of China. 为了菲律宾共和国与中华人民共和国得以改善的关系, 以及我们为了下一代而播撒的种子, 而让他们能够收获我们的友谊和合作。 Bye. 干杯。 Kindly remain standing for the national anthem of the People's Republic of China. 请大家保持起立状态奏中华民国国歌。 Yan po ang sinasabing legalization of Communist Party of China. Branch po yan ng Fujian province. Kaya sinasabi niya na yung ancestor ni si Rizal tumawid ng West Philippines at tumira dito sa Pilipinas from the southeast coast of China para ipakipagpatayan, no, ng People's Liberation ang pagtatayo ng bagong teritoryo ng China. So lahat po yan ay tungkol sa expansionism ng Chinese using the blood of Rizal through Fujian ancestry. Kaya hindi po normal ang nangyayari, ano, from the time of Marcos, ang nangyayari ay tungkol sa UNCLOS. Yung kunwari na sasama no to martial law. Bakit ayaw nila ng martial law ng komunista o ng mga leftist na mga tauhan ni Ninoy Aquino? Kasi ang bintang niya nila ay terorista ang ating mga military. Kasi ang gusto nila, huwag ipagtanggol ng military natin o ng mga Pilipino, ang bansang Pilipinas,
dahil mga apo sila ng China, dapat irespeto natin sila. Ano? Yung pananakop nila na pangguguyo, irespeto natin sila dahil national hero ng China ang mga nandito sa Pilipinas dahil bayan ito ng mga lulo ng Inchik, kami mga apo ng China. Kaya si ito, si Marcos, apo ng China. Apo rin ito ng China at inimbento nila na si Rizal, apo ng China at lahat ng mga mamamatay tao na galing sa Fujian China na itinatag ni Juma Season, itong nasakit ng ito, na siya ang professor ng pangluloko o panggagancho, na ang lahat ng member na nandito, kasi nakihalo na rin yung mga Katoliko dito kasi hindi nila alam ang nangyayari, yan ang tinawag nila na Christian Socialism, yung pangluloko. Na kunwari, papatayin siya, may papatay, at ang pumatay, military. Okay? So pagkatapos niyang mamatay, mapapatay siyang military, kukulong yung mga military at tatawagin terorista. Yung mga anak bayan na nasa University of the Philippines at lahat ng University ng Pilipinas, hindi po sila umaalis dyan kasi ang binibuild up po nila ay mag-recruit ng mag-recruit at paniwalain yung mga anak ng bansa ng Pilipinas na sila ay anak bayan din. Kaya gusto nila maging member kasi magkaroon sila ng coalition. So gusto nila magkaroon ng Heal as One, no, policy na sinasabi ay meron din sinasabing One China policy. Okay, na ang paniniwala nito mga anak bayan, ang Pilipinas kapag ka isinilang ka dito ng Fujian Chinese o ng lulo ninyo sa galing sa China ay anak kayo ng bayan. Kaya bayan ang Pilipinas, hindi po bansa. At sino ang papalag at hindi susunod sa patakar ng bayan ay terorista. Ang ganun yan. So, pag merong sundalo na magme-member sa militar natin, ay papatayin sila ng mga left wing, no, ng mga anak bayan kasi hindi sila sumusunod sa ruling class ng Fujian Chinese, no. So, ito po ang pinaplas nila ay magkaroon ng Fujian Dynasty sa Pilipinas na hindi nasasakop ng batas ng Diyos kundi batas ng China kasi ang founding father ng Pilipinas ay sinasabi nila ay China at sino mang hindi tutupad sa patakaran ng China ay papatayin kasi ito nga pinagpagpatayan ng mga general. Kaya hindi imposible na maraming general na sa Pilipinas, no, na pwedeng patayin ang mga Pilipino o patayin ang sino mang lalaban. Diba? Kasi naging presidente na nga itong anak bayan, diba? Itong si Duterte. Diba? Sabi niya, we planted evidence. Diba? Nagtatanong daw sila mga ebidensya. Ano? At tapos sila ang papatay. Sila rin. Sila rin ang ahatol. Kasi hindi sila sumusunod sa policy ng founding father ng leftist government na itinayo ni Ninoy Aquino. Yan ang dahilan niya. Yan ay formula. Paano iligtas ang kanilang pagnanakaw ng resources ng mga Pilipinos katulad ng si Marcos. How many years na nagnakaw siya ng gold, nagmina, di ba? At nag-treasure pa. Ano? So, yan ang formula nila. Magtatakipan sila ng kanilang kasalanan at pagkatapos sila pa yung hero. Pagkatapos magnakaw at pagkatapos pumatay ng mga Pilipino for so many years. At yan ang hindi nila may re-reverse kasi gumawa na sila ng kasaysayan eh. Di ba? So, ganun yan. Kaya, kung gumagawa sila ng kasaysayan, mahirap i-reverse yan. Kaya, ang mangyayari dyan, magkakaroon tayo ng ano ba talaga sinabi ni Rizal? Ano ba talaga yung gusto nito mga komunista? Bakit lagi itong pumapatay? Di ba? So, pumapatay sila is because they are trying to justify na yung ginawa ng mga ancestors ng Fujian province dito sa Pilipinas ay tama, ano, na bayan nila ito at ipinangikipagpatahan nila ito, no? Kahit kailan, kahit saan. Ayan, yan sinasabi niyan. So, telepon natin, ha. Be seated. 请就坐.
May we now invite President Xi Jinping for his remarks. 请习近平主席致辞。 Your Excellency President Duterte, Madame Hanilet, and other distinguished guests, ladies and gentlemen, friends, it is such a great pleasure to visit this amazing country at the invitation of President Duterte. This is a country known for its picturesque scenery, bountiful resources, and hospitable people. Mr. President, I want to thank you and your government for the warm reception accorded to me and my entire delegation. This afternoon, I laid a floral wreath at the Rizal Monument. Dr. Jose Rizal, the founding father of modern Philippines, led the struggle against colonial aggressors and made the ultimate sacrifice. And to be true to our founding fathers, so pinalabas dyan na si Jose Rizal ay namatay on struggle ano na sinasakop ang Pilipinas ng mga dayuhan. Di ba? So ibig sabihin na bago naging bansa ang Pilipinas ay pinakikipaglaban na ni Rizal ha ang Pilipinas hindi bilang bansa kundi bilang bayan. Naging bansa ito it's because of America. Kaya ito mga anak bayan na ito ayaw nila sa Amerika. Kasi gusto nila magkaroon independence, iba pang independence na hindi dapat maging bansa ang Pilipinas. Ang gusto nila maging bayan lang. Kaya ang ginagawa nila, si Jose Rizal, hindi naniniwala si Jose Rizal na Pilipinas ay bansa na itinatag ng Amerika o nilibre tayo para magkaroon ng independent country. Ang gusto nila ay hindi dapat paniwala si Rizal kundi yung ancestors ni Rizal na siya nagsasabi tungkol sa Pilipinas na bayan ang Pilipinas ng ancestors ng Pujian Province. For which he will always be remembered by the people of this country. Some of you may not know that his ancestry could be traced back to Jinjiang City in China's Fujian Province, where there is also a monument dedicated to him and where his heroism is widely known. Jose Rizal is not only the father of this nation, but also a symbol of fraternal relations between the Philippines and China. Indeed, our fraternity goes back over 1,000 years. I'm talking about the splendid maritime Silk Road that linked our two nations. Chinese merchants sailing to your shores and trading Chinese silk, porcelain, and tea for your pearls and sea products. History has shown that ours has always been a relationship between equals, a relationship between two good neighbors. So gusto nila maging isang relasyon, magiging isang relasyon sila dahil apo naman ng China si Dr. Jose Rizal noon pa, bago pa magkaroon ng ibang history. Kasi ang pinagbabasihan po dito, history, yun ang gusto nilang burahin. Yung history ng Pilipinas. Gusto nila, yung history ng Pilipinas ay history ng Inchik. Kaya si Rizal ay ginawa nilang Inchik. After President Duterte took office, our two sides have worked together to remove many obstacles. Our relationship has been turned around and put on the right trajectory. I commend the President for taking on Jose Rizal's mantle and for his commitment to the independent Philippines. Oh, di ba? Ang gusto ng daw ni Jose Rizal ay maging malaya pa rin ang Pilipinas. So ibig sabihin, ayaw nilang maging bansa. Ang gusto nila maging malaya bilang bayan at hindi bilang bansa kasi imbento lang yung salitang bansa. Di ba? Kasi Inchik nga siya. 'Yun ang sinasabi niya. Kaya magkaroon pa rin ng independence. Ay malaking kalokohan 'yan, may independence na tayo. Gusto pa rin niyang magkaroon ng independence. Kaya loko-loko talaga itong mga anak bayan. Earlier today, the President and I agreed to elevate our relationship to one of comprehensive strategic cooperation. This decision, which will mark a new milestone in our relations,
speaks to our shared determination to be good friends and good neighbors. We are truly pleased with this decision. And to be true to our founding fathers. In China, we have a saying, a single chopstick can be easily broken. With 10 of them tightly bundled, they can withstand much more damage. So ang gusto ng China, ang mga Pilipino, gamitin nila sa digmaan. Kasi ang gusto nila, mahilasuan ang Pilipinas at saka ang China. Dahil anak ng China ang Pilipinas at dulo ng Pilipinas ang China, yun ang ginasabi niya. Kaya maging isang perlas ng silanganan ay malaking kalokohan yan. Na gamitin mo sa patayan ang dugo ng Pilipino, ang mga dugo ng Pilipino mula bata hanggang matanda ay gagawin mong slave at gagawin mong sandalo para patayin ang mga kaibigang bansa. Ay malaking kalokohan yan. We are united in one. I know you have a similar proverb. A broom is sturdy because its strands are tightly bound. In that spirit, let us unite as one. O, di ba maliwanag ang sabi niya, let us unite as one. Di ba? Pwede bang maging perlas ng silanganan din yung China? Pwede bang maging Eden of God ang China kung pagpatay lagi ang kanyang nasa isip? Di ba? Kukuha daw siya ng 10 stick para pag-isahin, para maraming mapatay, maraming masugatan. Di ba puro pagpatay? Ay sa sinasabi ng si Rizal, ang bansa niya ay hindi mamamatay tao. Kinakalang ibigay ang buhay sa bansa, hindi kumuha ng buhay ng Pilipino at yung buhay ng Pilipino gagamitin sa gera at para pumatay ng kalaban ng China. Yan ay malaking katangahan sa kasaysayan ng Pilipinas. Bundled, they can withstand much more damage. We are united in one. I know you have a similar proverb. A broom is sturdy because its strands are tightly bound. In that spirit, let us unite as one and create a better tomorrow for both of our countries. On that note, I'd like to ask everyone to raise their glasses to the prosperity and well-being of the Republic of the Philippines, to the lasting friendship between us, and to the health of President Duterte, Madam Hanilat, and everyone present. Cheers. Yan ang sinasabi po natin, na puro kalukuhan lang. Ano? Kaya nangyayari ang West Philippine Sea Invasion or Philippine Invasion nitong Pujian Dynasty sa Pilipinas ay para ipatag ang New China at sabihin na yung ancestors nila ang gumawa sa Pilipinas. Eh wala namang ganyan sinasabi si Dr. Jose Rizal na ang ancestors ng China ang gumawa ng Pilipinas. Ang sinasabi ni Jose Rizal ay bansa ng Diyos ito. Kaya Diyos ang gumawa ng Pilipinas. Ano? Hindi Inchik o Pujian Dynasty. At ito ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal, ano, na yung Pearl of the Sea, yung Jewel of the Sea, yung Eden of God, ay hindi probinsya ng China, ng ancestors ng China. Ano? Ito ay ang ating tahanan at bansa na tinatawag niyang sinisintang Pilipinas o beloved Pilipinas. At hindi ito matatagpuan sa dugo ng Inchik. Matatagpuan ang bansang Pilipinas sa Eastern Region of the Sun. Kaya nga ang sabi niya, let the moon see me, di ba? Let the burning sun evaporate the rain. Yun ang sinasabi niya. So, ibig sabihin, naliwanag niya na ang Pilipinas ay nasa isang planeta, nasa sa region of the sun. Hindi mo matatagpuan na ang Pilipinas nasa dugo ng ancestors of Pujian Dynasty. Ano? At saka sinasabi niya na yung pagiging magkaibigan, yun ang magbabind sa kanila. Hindi si Dr. Cyril ang nakipagkaibigan sa mamamatay tao na bansa. Ang sabi niya, bansa ito ng Diyos, dapat Diyos ang maghari. Ano? At hindi ako ang dayuhan. Sabi ni Jose Rizal, sa line 4, paragraph 14, hindi ako yung dayuhan na ginawa kong kaibigan sa bansa ng Diyos. Hindi po ba? Kasi bansa ito ng Diyos eh, bansa. Hindi pwedeng gawin kaibigan mo si Jose Rizal na isang dayu, ginawa mo siyang dayuhan na dumayo dito sa Pilipinas. Hindi, may dayuhan na nga eh. So, ibig sabihin ng dayuhan, iba ang citizenship niya. So, ang gusto ng mga Inchik, lahat ng nandito sa Pilipinas, Inchik din at galing doon sa Pujian province. Dito nag-origin sa province of Pujian ng mga Pilipino. Hindi yan sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Pag sinabing Eden, dito lang sa Pilipinas nagmula ang mga Pilipino, ang lahat ng ancestors namin, natin, ni Dr. Jose Rizal, no? Na sinasabi niya. Kaya manipulative swindler confession ang sinasabi nitong si Jinping. Hindi totoo, di ba?
At yan ang dapat nating ipaglaban, ano, na ang bansa natin hindi ginawa ng ancestors of Fujian China para ipakipagpatayan at gamitin yung dugo natin sa pagpatay para lang maitayo itong bayan or state of the province of New China dito sa Sea of the Orient. Diba? Hindi yan ang sinasabi ni Dr. Rosy Rizal eh. Diba? Sabi ni Dr. Rosy Rizal, I do not have a country that I have surrendered in my own self or to the bloodline of foreign root ancestry. Here is what I said to the whole world. Paragraph 1 of my ultimate Jews. Farewell, beloved country, treasured region of the sun, pearl of the sea Orient, our lost Eden. To you, Eden, I surrendered this sad and gloomy life, and were it brighter, fresher, more florid, even then, I'd give it to you, Eden, for Eden's sake alone. Sa Eden lang, o bansa ng Diyos, binigay ni Dr. Rizal, inialay niya, sinuko niya ang buhay niya, hindi ni Rizal, sinuko yung bansa niya sa sarili niyang buhay o sa lahi ng mga inchik. Ha? I give my life for the sovereign country of my God, not for the Fujian ancestors. Line 5, paragraph 13. Kinikilala ko ang Diyos ng bansang Pilipinas bilang siya kong hari at hindi ang mga dayuhang ibig maging tulad sa Diyos. Okay? Yun ang sinasabi ni Dr. Rosy Rizal. Ano? So, yung sasabihin mo na kalaban mo ang mga Pilipino, you face the enemy, ha? The Filipino as your own enemy, yan ay malaking kalukuhan kasi hindi kumuha ng buhay si Dr. Rosy Rizal. Isinuko niya ang buhay niya, hindi siya kumuha ng buhay no? ng mga Pilipino. No? Ang bawat Pilipino, binibigay ang buhay para sa pagmamahal sa bansa. Hindi kumukuha ng buhay ng Pilipino para sa pagmamahal sa ancestors sa China. Ano? Kasi ang pinag-ahari dito ni Dr. Rosy Rizal ay Diyos at hindi ancestors ng Inchik. Ano? Kaya hindi totoong si Dr. Cecil ay may dugong Inchik. Malaking kalukuhan yan. Kaya ang tanong dyan, bakit namatay si Ninoy Aquino? Because he do not know the dignity of his birth. No? Kaya hindi niya alam kung bakit hindi mahalaga ang kanyang kamatayan sa mga Pilipino. Ano? Bakit hindi mahalaga? Eh kasi wala namang si Jose Rizal na ginawang ancestor na mas mataas kaysa sa kanyang Diyos, ano? Diba? At hindi niya ginawang mas mataas ang pangalan ng kanilang political party list kaysa doon sa pangalan ng bansa. Ano yung political party list nila? Yung political name nila ay bayan. E paano magiging mas mataas yung salitang bayan sa salitang bansa? Hindi naman inibig ni Dr. Rosy, hindi inibig ni Dr. Rosy Rizal bilang bayan ang Pilipinas, kundi his idolized country, beloved Pilipinas.